So, alright. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po sa lahat. On behalf of BICT Luzon Cluster 2, I would like to welcome all of you on our webinar on SketchUp 101, Introduction to 3D Modeling. We hope that you and your family are doing good during this pandemic. I'm Jory, by the way, from BICT Luzon Cluster 2, under Free Wi-Fi for All project. And allow me to give you a brief introduction of our dear office. For everyone not familiar with our office, Region 3 and 4A are under Luzon Cluster 2. And we have four major projects under DICT LC2. We have Tech for Ed, EBPLS, IIDB, and the project that made this webinar possible, Free Wi-Fi for All. So we are the guidelines and reminders for this webinar. First, during the presentation, you may type your questions in the chat box or in the webinar Q&A form at URL below. So here is our webinar Q&A form. This will be very useful, very helpful when you have questions during the webinar proper. Please don't forget to include your email address as we have limited time. We cannot answer the questions right away, so we will reply via email. So next, use the 3 webinar code posted during the webinar to access the post-evaluation form. So we will be flashing 3 webinar codes for this full duration of the webinar. Next, please do not post the webinar code in the chat box. Again, do not post the webinar codes and the chat box. And this one's very important, observe proper decorum and etiquette. Digital certificates will then be provided to those who have attended the full duration of webinar, answered the post-evaluation form, passed the quiz, and submitted the webinar output. So it will be explained by our resource speaker about the requirement for you to have the certificate. So the passing score is at 70% of the total percentage points. Presentation slides link will be sent via email to those who filled out our post-evaluation form. So take note, please put a valid and active email address when filling out the post-evaluation form. Kasi this same email, we will send the certificates and we will also send the presentation slides by our RP. So next, post-evaluation link at URL. This one. So this is the link for the post evaluation link. So you can take a photo or a screenshot nyo po yung link na to because this is the link of our post evaluation form. So cutoff time is 5 p.m. August 16, 2020. So that's for tomorrow at 5 p.m. So we are giving you ample time to complete the requirements and to fill out the post evaluation form. So I'm just going to give a brief introduction or an overview on what DICT is. Yeah, so DICT, or the Department of Information and Communications Technology, shall be the primary policy, planning, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government that will plan, develop, and promote the National ICT Development Agenda under RA 10844. So here are the complete list of programs and projects under the ICT. Okay. So for Free Wi-Fi for All, by virtue of RA 10929, Free Wi-Fi for All aims to provide free access to internet service in all public places throughout the country so as to promote knowledge building among citizens and enable them to participate and compete in the evolving information and communication. So again guys, here is the webinar Q&A form. During the presentation, you may type your questions in the chat box or in the webinar Q&A form. Your questions will be answered via email. So also please put your question along with your valid email address. Yeah, so take a photo or a screenshot po of this link. This is very helpful for this webinar. So, guys, here is our first webinar code.
Here's our first webinar code. You can take a photo or a screenshot, or you can note it on a piece of paper. This will be used in accessing the host evaluation form. So this is our first webinar code, so watch out for the next two webinar codes. So we're down to the introduction to our resource person. So with that, let's all welcome our resource speaker for today. As what she quoted, architecture is all about the people. It's the reflection of their aspirations, culture, and tradition. Okay, so she is a registered and licensed architect of the Philippines, graduated in the Far Eastern University with Bachelor's of Science degree in architecture. She worked as a CAD operator in HS PAU, Construction and Development Corporation, as a Ninaw's Junior Architect in Noble Works Construction Corporation, and as a CAD designer and now as an Assistant Project Manager in Isla Aysa Architects. Without further ado, please welcome our resource speaker for today, Architect Joanna F. Yu. Hello, ma'am. Please greet our audiences and you can proceed with the discussions na po. Hi, hello, kumusta kayo? So, hopefully, everyone is doing fine kahit na may pandemic tayong nararanasan today. Okay, so also, before kong makalimutan, I would like to take this opportunity na pasalamatan kayong lahat sa pag-participate, sa pag-sign up for this webinar. So, by the way, I am Joanna Yu. You can call me Joanna or Joe. Bale, I am an architect and I'm currently working on a design firm which is yung Isla Aysa Architects. So, basically, since yung profession ko ay nasa pagdi-design, so nasa mundo ko ng pagdi-disenyo, isa sa program na ginagamit ko para makatulong sa pagdi-design ko ng bahay ay ang SketchUp. Okay? So, si SketchUp, basically, ginagamit siya mainly for 3D modeling. So, for this webinar, I assume most of you are beginners. So, just like you, naging beginner din ako in the past. So, I started using the program kung naaalala ko way back noong 2013 pa. So, 2013, up till now, I'm using this program. So, dahil doon, masasabi ko na may foundation na ako. Okay, sa SketchUp. So, bilang may foundation na ako, why not I share it sa mga tao na interested to learn this very interesting and helpful program, di ba? Lalo na sa mga hobbyists natin, sa mga students, sa mga teachers, di ba? Why not i-share ko to sa inyo, di ba? So, yeah. So, I think huwag na natin patagalin pa. So, let's begin by discussing kung ano yung magiging objectives and yung magiging outline ng webinar natin for this afternoon. So, let's start, okay? So, okay. So, hi everyone. So, good afternoon once again and welcome to our webinar for this afternoon, which is entitled SketchUp 101 Introduction to 3D Modeling. So, let's first discuss the objectives of this webinar. So, first one is to learn the basic tools and menus of the program. Second is to discover the simple strategies in making a 3D model using the program. Then the last one is to apply all the knowledge acquired on this webinar. So for the presentation outline, I prepared 5 chapters for this webinar. So first one is the introduction, followed by the program's interface, object manipulation, how to draw in SketchUp, then yung last is the demonstration
or the application of the program. So ayan. So let me ask you guys, are you ready? So are you ready to learn about this program? So kung di pa kayo convinced, so let's Chris Aquino ask you once again. Game ka na ba? Okay, so hopefully kagaya kayo ni SpongeBob dito sa animation na to na giggling and excited na kasi sabi niya I'm ready. So ready na sana, ready na rin kayong matuto about this program. So yeah, I hope. So for the chapter 1 introduction, so let us first define or alamin muna natin kung ano ba talaga yung SketchUp. So what is SketchUp? So SketchUp is a 3D modeling software or program developed by Trimble. So itong program daw na to ay ginawa or dinevelop ni Trimble. Pero kung may encounter kayo sa mga lower version ni SketchUp, bale, ang tawag sa kanya dati, Google SketchUp eh. Pero ngayon, sa later years, in-acquire na siya ni Trimble. Kaya ngayon, mapapansin nyo yung pangalan niya, is SketchUp na lang. Okay, so, ayun. So, kung mapapansin nyo, dito sa definition natin, naka-highlight yung 3D modeling software or program. Tapos, ayan, kung mapapaisip kayo, dito sa definition natin, naka-red yung 3D. So, ano nga ba yung 3D? So, yung 3D is the shortcut term for 3-dimension. So, ayan, mapapaisip ulit kayo. What is a dimension? Ano yung dimension na tinutukoy dito sa 3-dimension na to, sa 3D? So, ayun. So, let's discuss it sa next slide natin. So, basically, ang dimension means ay ang entity ay may direction or measurement. So, to further discuss this, ito, refer this dito sa illustration natin. So, ayan, kung mapapansin nyo sa baba, may 1D, 2D, and 3D. So, yung 3D, nag-evolve siya sa 2D, tapos yung 2D, nag-evolve from 1D. So, sa 1D muna tayo. So, dito muna tayo. Ang 1D, kung mapapansin nyo, ito ay may linya, may straight line. Okay? So, ayan, may direction siya. Yes, meron siyang direction. So, ayan, nakahiga siya. It means ay along the horizontal lane siya. Okay? So, kaya dito, kung makikita nyo, may X kasi along the horizontal plane siya nag-run. Okay? So, may measurement ba siya? Yes, may measurement siya pero hindi exact dito, hindi nakalagay. Pero pwede nating i-refer yung measurement niya as a length. Merong length tong linya na to pero hindi natin alam kung ilan kasi hindi naka-define. Okay? So, dito tayo sa 2D. So, may direction ba siya? Okay. Yes, meron siyang direction. Okay? Merong nakahiga na linya. Yes, yan, dalawa. At meron ding linyang nakapataas or nakapababa, hindi natin masasabi. Kasi malalaman lang natin yung specific talaga na direction ng bagay pag may arrowhead. Okay? Okay, so anyway. So, dun tayo sa 2D muna. So, may measurement ba siya? Yes, pwede siyang magka-measurement dahil meron siyang length and meron siyang width. Meron siyang width, meron siyang length, or height. So, ayun. Ibig sabihin, may dalawang involved na measurement pag 2D na ang pinag-uusapan. Okay? So, dito na tayo sa 3D. Sa 3D, may direction ba siya?
Yes, meron siyang direksyon. Ilan? Tatlo. So, dito, sa shape na to, which is, tawag dito ay cube, meron siyang tatlong direksyon. So, define natin. So, una, may nakahiga siya. Ayan. Kung makikita nyo, meron. Pangalawa, meron siyang paakyat. At pangatlo, meron siyang ito, naka-angle. Ayan. So, ayan. Kaya siya ginawang 3D. Okay? Kaya siya tinawag na 3D, rather. So, may measurement ba siya? Pwede ba siyang magka-measurement? Yes, pwede. So, ano yun? So, pwede siyang meron siyang particular na width. Meron siyang height. Okay, yan. Ito yung height. Yan. Kasi nagdaran along the y-axis. Ayan, height. Then, meron siyang depth. So, ayun yung nadagdag, yung depth. So, yung depth, ito siya. Ito siya. Okay, may kapal. May kapal yung object natin. Solid siya. Kaya siya ginawang 3D. So, ayun. Gusto ko lang din i-emphasize sa inyo na itong particular na axis na to, yung nasa baba sa 3D, may encounter niyo siya mamaya sa next chapter natin pag doon na tayo sa interface. Okay, so take note of that. So, ayun. So, next. So, ayan. Medyo, kung nalalabuan pa din kayo sa in-explain ko, sige, simplihan natin. Okay. So, yan. So, dito muna tayo. Ito yung iba't ibang figures na one-dimensional. So, dun sa previous ko na pinakita na illustration, di ba nakahiga siya along the x-axis. Hindi ibig sabihin na hindi siya naglalay along the x-axis or nakahiga siya ay dun lang. Yun lang yung 1D. Pwede rin siya ngayon. May angle, naka-curve, ganyan. May ganyan, di ba? Okay. So, ayan, kung makikita nyo, may point siya, one-dimensional siya, may starting point, then may end point siya. So, hindi rin natin alam kung saan ba siya nagsimula. Pero ang important, ayan, may mga points siya. Okay, one-dimensional kasi isa lang, isang linya lang siya. Ito, kahit sabihin natin ganyan na nakabaluktot, ganyan, isang continuous line lang naman din siya, di ba? So, next. So, yung two-dimensional figures, ayan na yung mga shapes natin. So, example niyan, yung rectangle, square, ellipse, or oval. So, ayan, sabi dyan sa baba, we measure length and width of two-dimensional closed figures. So, ayun, so dito, yung width and length, pag square, pwedeng mag-interchange kasi same lang naman yung ano nila eh, yung sides, diba, pag square. Pero pag rectangle, usually, ang width yung shorter side, tapos yung length naman, ayun yung mahaba. Or yung length, pwedeng height pag ganito yung orientation eh. Pag ganito yung position ng square mo. Pero pag nakahiga, pwede yung length naman, yung itong nakahiga naman along the x-axis. So, yun. Depende siya. So, sa next na tayo. So, ayan. So, ito na. Ito na yung mga three-dimensional figures natin. So, ito yung mga basic lang. So, first is yung cube. Katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. So, ayan. May cuboid, square based, pyramid, cone, triangular prism, triangular based pyramid, cylinder, and sphere. So, bakit nga siya naging 3D? Kasi, ayan, may width, may length, may width, may height, width or length, yan. Then, meron siyang depth. Basta importante, may depth, diba? So, ayan. So, kung nalalabuan pa din kayo, parang medyo naging complicated ata. So, ito, siguro dito sa next na ipapresent ko sa inyo, maliliwanagan na talaga kayo.
So, ayan. So, ito yung summary ng mga different dimensions. So, 0D, 1D, 2D, 3D, 4D. So, yung 4D, let's not focus on that kasi masyado nang komplikado yan. Yung 4D. So, dito muna tayo. Ayan. So, explain ko lang sandali yung 0D, ayan, or zero dimensional. Kung i-refer natin siya sa drawings natin, ay siya lang ay yung point or dot. So, zero dimensional kasi una, meron ba siyang direksyon? Wala, di ba? Ang ginagawa lang ng point ay naglo-locate lang siya. Di ba? Nag-i-indicate lang siya ng position. Ayun lang, wala siyang direction. May measurement ba siya? Wala. Okay, kaya zero dimensional. So, yan, 1D. So, one dimensional. So, yung line is a one dimensional. Bakit? Meron ba siyang direction? Yes, meron siyang direction. Okay, ito siya, di ba? Meron ba siyang measurement? Yes, meron. Meron siyang length. Okay? So, yan. Sa 2D tayo. So, ang 2D naman ay ang plane or two-dimensional. So, ang plane ay ayan. Diba? So, may direction ba siya? Yes, may direction siya. Ano yon? Meron siyang width at meron siyang length. Okay? May measurement. I mean, meron. Oh, yes. May measurement siya. Yes, yun nga. Diba? May width and length. Okay. So, dito tayo sa 3D. So, sa 3D naman, three-dimensional. So, ito na yung mga solid shapes natin na kanina pinakita kanina. Okay? So, may direction ba siya? Yes, meron. Meron siya along the x-axis, y-axis, at z-axis. Okay? So, meron ba siyang measurement? Yes, meron siyang measurement. Meron siyang width. May length siya, and ang additional, meron na siyang depth. Okay, so, ayan. Hopefully, naalala nyo yung summary ng dimensions. Okay? So, ayan. So, hopefully, kagaya kayo nung babae na, ah, nagets ko na rin, finally. So, ako naman, now you know. Okay? So, next. So, ang main use ni SketchUp ay for visualization talaga. So, kung gusto nyong makita yung object into 3D nga, into solid shape, yun, pwede nyong gamitin yung program. Yun yung magiging sagot sa kagustuhan nyo. Okay, so, ito, bale, ito, itong two facts na ito, yung frequently asked questions na ito, palagi ko siyang na-encounter sa SketchUp. So, ayan. Is SketchUp for everyone? So, ang sagot, oh, yes. Yes, ang SketchUp ay para sa lahat. So, hindi lang to para sa professionals. Sa kagaya naming mga architects, sa mga interior designers, urban planners, sa mga engineers, mga civil engineers, hindi lang para sa kanila to. So, ang SketchUp ay pwede rin sa mga estudyante, yan, lalo na ako kasi dati nagamit ko talaga siya nung college ako. Then, pwede rin siya sa mga hobbyist, okay? So, kasi, pwede nyo siya, yun nga, pwede nyo i-turn yung 2D na drawings nyo into 3D para mas makita nyo siya, ma-visualize nyo pa siya lalo using the program. So, pwede siya sa mga hobbies lang. Okay? So, sa mga new learners, sa mga beginners, pwedeng-pwede siya. Okay? So, yun. Nasagot na. SketchUp for everyone. Oh, yes. Siyempre, para sa lahat yung program na to. So, yan. Yung second na frequently asked na questions na palagi ko na-encounter sa mga forum pag nagbabasa ako, yun, yung SketchUp, is SketchUp easy to learn ba to? So, yan. Oh, yes. Yes, yes, yes. Yung SketchUp ay
madali siyang matutunan na 3D modeling na program as compared sa iba. Kasi, kung makikita nyo mamaya sa second chapter natin, yung workspace ni SketchUp, pati yung mga menus, tools niya ay user-friendly. Unlike sa mga other 3D modeling programs like CAD, AutoCAD, and yung Revit, masyado siyang technical, pati masyado siyang nakaka-overwhelm, lalo na sa mga beginners na gustong matuto ng pagti-3D. Kaya yung SketchUp, mas prefer lang siya, mas madali siyang matutunan out of all the 3D modelings na nagamit ko before. Okay, so, yan, ito. So, another napatunay na madali lang matuto yung SketchUp. Ito, papakita ko sa inyo yung first na model na ginawa ko using the program. So, ayan siya, bale, interior siya, na dining area. Bale, 7 years ago na to. Bale kasi, yung requirement namin dito sa isang subject namin is to design an interior ng isang bahay using SketchUp. Tapos, lalagyan mo ng, yan, ng mga lighting. Ito, makikita nyo, yan. Kaso, nung time na yun, hindi talaga ako marunong mag-SketchUp. Kasi, hindi siya part ng curriculum namin sa architecture. So, ang nangyari tuloy, self-study by exploring yung YouTube, yung Google, ganyan. So, ayun. So, ayan, nakaproduce ako ng ganito. So, yan. After nyan, pinost ko siya sa, ano, kaya siya pixelated kasi pinost ko siya sa Facebook. Kasi parang proud ako sa sarili ko na may output ako na ganito. Parang within 2 days, 1 to 2 days, nakaproduce ako ng ganito by simply watching yung video sa YouTube and yung mga tutorials sa internet. Yeah, sobrang proud na, yan, nagkaroon ako ng output na ganyan. So, ayun, so from then, yan, 7 years ago na yan, 2013. So, from that, ayan, nakaproduce ako ng mga ganyan. So, after nung dining area, parang ayan, nakaproduce na ako ng mga different interior views with lighting. Pero, itong particular na mga image na to, meron na akong extension na ginamit, which is yung V-Ray. So, ayun, medyo advanced na yun. Dito muna tayo sa basic muna tayo sa pagti-3D. So, ayan, ang ginamit ko na program dyan sa pag-3D is SketchUp. So, ayan siya. So, ayan. So, ayan din. Ginagamit ko yung SketchUp dati nung college ako as a scheme or study ko sa design plates ko. Ayan. So, yung first pick is walk-up apartment to. Oo. Then, itong nasa baba niya ay hospital. So, malaki siya masyado. Yun lang yung parang mas matinong view nung study na 3D ko. Then, itong malaki is yung condo na plate namin nung design subject namin nung 2015. So, ayan siya. Ginagamit din siya as a study lang. So, kahit walang render, di ba? Makikita mo, mas ma-further na malalaman mo kung ano bang itsura nitong building na to. Ganyan. So, ayan. So, itong dalawang to, bale, ayan yung presentation boards ko nung thesis ko. So, sobrang laki ng natulong ni SketchUp sa akin nung thesis days ko kasi ayan nakapag-produce ako ng perspectives sa project ko, sa thesis ko. So ayan, so may render lang siya pero yung pinaka-base na program na ginamit ko sa pag-3D is yung SketchUp. So I'm really thankful sa SketchUp. Okay? So ayan, so ito yung mga past and
past and yung mga latest na mga projects namin, projects ko, nag-work na ako. So, yun, nagagamit ko pa din siya. So, sobrang laki talaga ng tulong ni SketchUp sa akin. Okay, as an architect, lalo na. Kasi lalo na ngayon, sa panahon ngayon, sobrang fast-paced na eh. Unlike before, di ba? Unlike before, yung ano pa, manual pa, kamay pa yung ginagamit sa pag-3D, which is time-consuming. Pero ngayon kasi, nasa digital era na tayo. So, yung SketchUp, for us architects, malaking tulong talaga siya. So, ayan. So, kung makikita nyo, ayan, itong tatlong to, bale, ayan, mga bahay siya from previous projects. Tapos ito, bale, hindi lang nalilimit sa mga bahay yung ginagawa namin. Bale, nagagamit din namin yung SketchUp sa paggawa ng mga joineries or cabinetry or furnitures na gusto ni client. Okay? So, next. So, ayan. So, yung products ni SketchUp, bale, ito yung mga latest na meron sa website nila. So, ayan, for 3D modeling, meron SketchUp for web, SketchUp Pro, SketchUp for schools, then may extension warehouse. So, pwede kayong pumunta dyan. So, yung link, alam ko, nandun yun sa pinost na invitation. So, ayan. So, yung SketchUp for web, na-try ko na siya, pero very limited lang siya. So, mas prefer na yung SketchUp Pro yung gagamitin natin for this tutorial, for this webinar. Okay. So, ito, yung extension warehouse pala, dito nyo makikita yung mga iba't ibang extensions like V-Ray, mga ganyan. Pero, huwag tayo mag-focus muna dito. Dito muna tayo sa pag-3D modeling and particular dito sa SketchUp Pro kasi ito yung gagamitin natin. So, ayan. So, sa website din nila, yung SketchUp Pro, bale, ayan, merong SketchUp Shop, SketchUp Pro, then SketchUp Studio. So, ayan, yung SketchUp 2020 kasi ngayon, subscription-based na siya. So, ayun. So, per year, kailangan nyo daw magbayad ng $299 or equivalent siya sa atin ng mga around 13,000 to 14,000 per year. So, medyo costly siya, di ba? Ayun, so, meron naman, magbibigay naman si SketchUp ng 30-day free trial if you want to try muna bago to spend that money for a license or for a subscription. So, that's it. I think we're done with chapter 1, which is yung introduction. So, ayan. So, let's do this. So, yun, hopefully, maalala niyo yung chapter 1, mga diniscuss ko, kasi ma-apply niyo yan sa mga next chapter. So, ayan, let's have this, let's do this. So, let's proceed na with chapter 2. Okay, so, sa chapter 2 natin, which is yung programs interface, you will encounter or makikita nyo na dito yung magiging interface nyo or yung magiging workspace nyo sa SketchUp. So, let's begin. So, to know the interface or yung magiging workspace natin, syempre, we need to open the program. So, makikita nyo, ito siya, then ito yung icon niya. Parang box na red. Click natin siya. Yan. So, bubulaga sa screen nyo is yung splash or yung welcome screen. Tapos, sa gilid, may menus. Ayan yung files, learn, and yung license. So, kung mapapansin nyo, dito sa upper right corner, may avatar, then may chat. That means, naka-sign up ako sa Trimble. So, as a reminder again,
kailangan yung may Trimble account pag mag-SketchUp kayo. So, ayan. Then, yung checkmark means active. Okay? So, next, dito muna tayo sa files. So, sa files, makikita natin itong create new model. Then, under that, may simple, architectural. So, ayan, ang tawag sa kanila ay templates. Okay? Then, under dun sa create new model, makikita nyo yung open file. So, pag may mga existing kayo na SketchUp file, you can just click that. Then, may magpo-prompt na window. Then, next, sa recent files, so, ayan, kung makikita nyo, ayan yung mga previous model na ginamit ko sa SketchUp 2020, ay rather, in-open ko using the SketchUp 2020. So, next, sa learn tayo. So, ayan. So, sa learn naman, may SketchUp forum, SketchUp campus, SketchUp videos. So, if you want to know more or explore yung SketchUp, you can click on those topics. Okay? So, dito tayo sa lower left, which is yung license. So, ayan. Sa license, nakalagay yung classic, then subscription. So, kung makikita nyo, katabi nga nung avatar sa taas, trial lang ang meron ako. Okay. So, pag kinlik ko yung classic, nakalagay license 2, no classic license found kasi trial lang yung meron ako. Okay. Pag kinlik ko naman tong subscription, balik tayo sa subscription, yan, SketchUp trial lang ang meron ako. So, yung status ko is active, then mag-e-expire daw siya on September 2, 2020. So, pag dinownload nyo yung SketchUp 2020, bibigyan naman kayo ni SketchUp ng 30 days na para itry yung program. Pero once na maubos yung days na yon, kailangan nyo na siyang bilhin by SketchUp kasi hindi nyo na magagamit yung SketchUp for 3D modeling. Okay? Bale, meron akong license pero lower version siya, which is yung SketchUp 2017. Ang problema kasi sa SketchUp 2020, subscription-based na siya. Meaning, per year, babayaran mo siya. Unlike sa lower version ko na SketchUp 2017, once mo lang siya babayaran para magka-license ka, then para magamit mo siya. Siyempre, for me, okay lang kasi based sa paggamit ko nitong SketchUp 2020, hindi naman ganun ka-drastic yung inad nilang mga features. Okay, pati workable pa din naman sa akin si SketchUp 2017, kaya okay na siya sa akin. Okay, bale, merong isang SketchUp 2017, SketchUp Make 2017, which is libre siya, free desktop version. Kaso ang problema naman, may mga ibang tools or limited lang siya, unlike dun sa SketchUp Pro, mas okay siyang gamitin. So, definitely, preferred talaga is yung SketchUp Pro. Okay? So, going back, balik tayo, click natin dito sa files. Since gagawa tayo ng new model, let's focus dito sa taas, sa mga templates. Okay? So, kung gusto nyo pang i-explore yung templates, you can just click this, yung more templates. Ayan. Medyo marami siya, overwhelming yung mga terms like yung urban planning, landscape, woodworking, interiors, and 3D printing. So, technical na siya. Kaya, dito sa webinar natin, we want to make things simple. Kaya, dito tayo mag-focus sa taas. Sa simple inches, then sa simple meters. Bale dito sa Philippines, ang ginagamit nating system for measurements ay ang metric system. Ano-ano ba yung metric system? So, anything na may makikita kayo na naka-meters, centimeters, millimeters,
nasa metric system siya. Okay? Yung sa simple inches naman, yung inches, ito ay nasa English system. So, sa English system, ito yung inches, feet, or foot na ginagamit usually sa US. So, kung mapapansin nyo, meron kayong may encounter na mga plans or technical drawings na may apostrophe, ganyan. Automatic, naka-English system siya. Okay. So, for me, personally, and I will strongly suggest na meters, na metric system yung gamitin natin. Okay, kasi ito yung ginagamit sa Philippines. Okay? So, if you want to start na yung pag makita yung interface ng program, we can just click this, yung simple meters. Okay, click natin siya. Ayan. Let's wait. Habang nag... Ayan. Ayan. Ito na siya. Ito na yung magiging workspace mo sa SketchUp. So, ayan. Ang una nyo mapapansin, itong babae. Itong tao dito. So, sa iba't ibang versions ni SketchUp, may tao palagi. So, dito sa SketchUp 2020 ay babae yung makikita nyo. So, I make a brief search regarding kung sino ba siya. So, siya daw ay si Lauren. So, nakalimutan ko na yung apelido niya. Bale, member siya ng SketchUp technical team. Okay. So, you will ask yourself, bakit may tao dyan? So, hindi lang siya nilagay dyan para design or para wala lang. Okay? Nilagay siya dyan kasi pwede niyo siyang gamitin as reference. Reference in terms of location. Okay? Reference in terms of scale. Scale, kung gaano ba siya kalaki, kung gaano kaliit, kung i-refer natin sa model na gagawin natin. Pwede nyo siyang gamitin if gagawa kayo ng building, okay, kung gaano ba kalaki yung tao dito sa building na gagawin ko. Okay? So, ayun. Hindi lang siya nilagay dyan para wala lang, nilagay siya as a reference. Okay? So, next na mapapansin nyo is itong blue sa taas. So, ayan yung sky. Sky, ganyan. Kasi sa template na pinili natin, simple meters, ganyan, nakalagay yung sky. Then, itong straight line na yan, ayan yung horizon line. So, sa 3D, makikita nyo siya. So, I will explain that later. Then, itong gray sa baba, let's call that as the ground plane or in simple terms, yung sahig or yung flooring ng model natin. Okay? So, sa axis naman, we always need to keep this in our minds palagi. Bakit? Kasi magagamit natin siya sa iba't ibang tools ni SketchUp, which I will discuss later. Okay? So, yung axis, it consists of three. Itong red, itong green, then itong blue. Okay? So, itong red, it runs horizontally, then nakadikit siya sa ground plane natin or sa sahig or sa flooring ng workspace natin. Then, yung itong green line naman na to is it runs horizontally din, okay? Then, nakadikit din siya sa ground plane natin. Then, lastly, itong blue line na to, it runs vertically naman. Okay? So, kung going back, balik tayo dun sa kanina natin regarding sa discussion ng 3D, itong red line na to, ito yung x-axis. Then, itong green line na to, ito naman yung z-axis. Then, itong blue ay yung y-axis. Okay? So, uulitin ko,
Itong axis na to is essential. Okay, so we need to always remember this. Okay, so next ay sa camera views naman tayo. So to further discuss the camera views, I need to open an existing file para mas ma-explain ko to sa inyo ng maigi. So open natin tong house sample. Okay, so yung house sample, I also shared it with you guys. So hopefully na-download nyo siya. Yan. Yan. So, sa pag-open ng model, yan, makikita nyo. So, itong particular model na to, ginamit namin siya as a scheme or study sa previous project namin. But, sadly, hindi siya na tuloy. Okay, so, ayun. So, going back. For the camera views, punta tayo dito sa camera. I-hover the mouse dito sa standard views. Then, ayan, makikita nyo may top, bottom, front, back, left, right, then ISO. Balik tayo dyan later. So, under dun sa standard views, may tatlo. Tatlong naka-group. Which is yung parallel projection, perspective, and yung two-point perspective. So, again, take note of these three. Essential siya, mahalaga siya, kasi sila yung orthographic views or sila yung magpo-control kung paano nyo mag-view yung model nyo into 2D or into 3D. Okay? So, yun. Palagi nyong alalahanin to, ha? Okay. So, dito sa current view, current scene ng model natin, yan, naka-perspective daw siya. Pero, once na i-click natin tong two-point perspective, yan, ano napansin nyo? Sa lights, sa vertical lights, naging pantay siya, diba? Unlike dun sa previews, which is, pwede nyo siyang balikan, camera and previews, yan, hindi siya nakapantay, diba? Yan. Yan, diba? Hindi siya nakapantay. Okay, so, personally, ginagamit ko yung two-point perspective pag gusto kong isave yung particular scene or particular model view na to into image or into JPEG. Okay? Pero, pag nag-work ako sa model ko, I will just use this itong perspective or yung parallel projection. Okay? So, pag kinlik naman natin tong parallel projection, dito naman tayo. Yan. Okay. Anong napansin nyo? 3D siya, di ba? Bakit ulit? Kasi present tong y-axis, yung blue, yung x-axis, which is yung red, then yung green, which is yung z-axis. Kaso, in real life, hindi naman natin ma-view itong model na to or yung bagay as ganito. Distorted siya. Wala siyang vanishing point. Di siya naka-perspective. Okay? So, ako, ginagamit ko yung parallel projection kung gusto kong makita yung model ko into different views tapos naka-2D lang siya. Okay? So, dito tayo sa standard views. Gusto natin makita into 2D yung top or yung plan ng bahay. Click natin siya. Yan. So, yan. Nakita nyo, di ba? Ayan yung plan niya, yung top view. Okay? Next. Yung bottom, hindi ko naman siya talaga nagagamit. Okay? Yan, di ba? Kita mo yung plan. Plan ng bahay, roughly. Pero hindi ko siya ginagamit. Kasi mahalaga lang naman. Sa, when I'm doing architectural plans, top, front, back, left, right. Pero ito, in 2D, para makita niyo yung harap, in 2D, click niyo tong front. Yan, diba? Naka-2D siya, bakit? Kasi, sa axis, present ay dalawang axis lang, which is yung blue and yung red. Okay. Explore natin. Back. Okay. Ayan yung likod ng bahay. Left.
Okay, dito naman, instead na red, ano naman siya, green. Okay, kadikit pa rin siya sa ground plane natin or sa sahig. Diba? Hindi lang kita yung blue. Pero yan, obvious naman, may vertical line straight sa model natin. So, present siya, 2D pa rin siya. Right. Okay. So, itong isa, yung ISO, yan. Hindi ko siya ginagamit talaga. Pero, yan, kung gusto nyo makita in 3D pa din yung model nyo, yan. Kasi hindi ko talaga siya ginagamit ano, intensively. Mas prefer ko pa rin yung perspective. Yan. Yan, diba? Naka-perspective siya kasi nga may vanishing point. And, yun, hindi siya parallel, hindi siya straight. Diba? Okay. So, next. Siyempre, gusto nyo naman galaw-galawin yung model nyo, diba? So, dun tayo kung paano natin i-navigate yung model natin. So, sa orbit tool tayo. So, before pala we proceed sa orbit tool, makikita niya tong cursor ko, cursor ng mouse ko, kamay siya, diba? So, ang tawag dyan is yung pan. So, pag kinlik natin tong left, okay, then i-drag-drag natin siya sa model, taas, baba. Yan, makikita niyo siya, kaso parang limited pa rin eh, concentrated pa din dito sa view na to eh, diba? Hindi pa rin siya totally, hindi mo siya pwedeng galawin na paikot-ikot. Pero, posible yan pag kinlik niya tong orbit tool or sa keyboard natin, letter O. Yan, di ba? So, left click ulit and i-drag natin. Ayan, di ba? Mas nakikita nyo. Mas nananavigate nyo. Nakikita nyo yung iba't ibang views ng model niya into 3D. Ayan. Next, kung gusto ko namang mag-zoom in, zoom out, dito sa model, okay, you can just click this, itong icon na to, which is yung zoom, yung magnifying glass, or dito sa keyboard naman natin, letter Z naman siya. So, yan, left click ulit, then drag-drag ulit natin sa model, zoom in, zoom out. You can also use yung scroll ng mouse. Ang difference lang nila sa paggamit ng left click, ayan, left click ngayon, is that pag ito, gusto kong makita to, gusto kong mag-zoom dito sa particular window na to, yan, I'll just use the scroll ng mouse. Yan, diba? Yan. Mas napofocus doon yung pag-zoom in, zoom out mo. Okay. So, ayan. Gusto ko pang i-zoom. Gusto kong pumasok sa loob ng model, sa loob ng kwarto. Ayan. Ayan. May mga instances naman na nawawala na kayo dun sa model, di ba? Or mas gusto nyo mas mabilis na bumalik na makita yung entire model nyo. Pwede nyong i-click itong zoom extends. Okay, yung zoom extends, ayan, zoom the camera view in or out to show the entire model. Click natin siya. Yan, di ba? Nakabalik na tayo sa labas or sa exterior ng bahay. Okay, another thing, isa pa. Kung gusto ko namang i-zoom itong particular object na to, itong fence or yung gate. Okay, right-click tayo. Right click, then to zoom selection, diba? Yan, sinelect ko siya, zoom selection, diba? Zoom selection, right click ha, yan. So that's it, that's the end of the interface chapter. So now let's begin naman dun sa third chapter, which is the object manipulation sa SketchUp. Okay, balik tayo dun sa una.
natin pag-open sa template. Yan. So, sa next chapter natin, which is yung object manipulation, so I will be discussing you yung different tools or menu na ginagamit sa object manipulation. So, object manipulation, ito yung kung paano nyo iseselect, i-move, i-copy, yung mga entities or yung model na mabubuo nyo sa SketchUp. So, let's start. Yan, simulan natin yung object manipulation by discussing yung mga tools na involved for that. So, just like the camera views, okay, we need to open an existing file para ma-discuss ko sa inyo to ng maigi. So, ayan, I just click yung furniture sample and let's wait for it to open. Okay. Tadaan! So, ayan. Bale, brief background lang ulit. Itong particular model na to, itong sofa set na to, bale, scheme, or study ulit namin siya sa isang project naman namin na hospital, which is ilalagay sana siya sa lounge area, but ayun, sadly, hindi ito yung napili ni client. So, ayun. So, okay, going back, balik tayo sa ano, sa tools na involved. So, first kong i-discuss is yung pinakagamit na gamit na tools na involved sa object manipulation, which is yung select. Okay. So, ngayon, kung makikita niyo yung cursor ng mouse ko, ayan, naka-select na siya. Okay? So, kunwari, ayan, naka-orbit siya. Hindi kong galawin tong model. Orbit ko siya. Ayan. Kung gusto kong i-select yung bagay, so, we'll just to click this, tong select, or, ako, personally, mas gamit na gamit ko yung shortcut niya sa keyboard, which is yung spacebar. Okay, balik tayo dun sa orbit na ano para ma-demo ko sa inyo. Space. Oh, okay, di ba? Yan, naka-select tool na. So, yan, to select an entity sa model natin, we'll just simply click, use our left click ng mouse. Yan. Yan, di ba? Na-select ko na yung table. Okay, to deselect naman yung table, we'll just click this, ito, sa route plane. Ayan, wala na. Or, we'll just simply click another entity. Ito, click ko naman tong isang seating na to. Ayan, or yung sofa. Ayan, di ba? Okay. So, if gusto ko namang iselect itong vase and yung table, pwede siya by just simply ito, pressing yung shift sa keyboard natin. I-deselect muna natin ulit siya. Shift. Then, click natin tong table. Yan. Then, itong vase. Okay, ayan. Diba? Nakaselect na siya. So, I want to deselect naman ulit yung vase. Okay. Just simply click this. Okay. Yan. Okay. Just be reminded, pag nakaselect ka, naka-press yung shift mo sa keyboard mo, ayan, yung cursor, yung select na icon, may plus and minus. Okay. Bitawan ko na. Ayan, nawala na siya, di ba? Okay, next. To select this entire sofa, pwede rin siya by simply using this, ito. Bale, left click, hold by holding the left click, then yan, drag. May makikita kayong square, rectangle, na shape. Then just drag, drag, till yan, makover na. Yan. Yan na siya, di ba? Okay. So, dun na tayo sa second tool sa object manipulation, which is yung move. The move tool naman, bale, I consider this as a powerful tool then. Most probably, baka nga second siya sa select. Sa powerful tool sa object manipulation, okay? So, to know yung move tool, okay, dito sa mga icons na to, ito siya. Itong, ayan, move.
Or, dito sa keyboard natin, may shortcut siya, which is yung letter M. So, I'll just press yung letter M. Yan, from select, naging move na yung cursor natin. Okay. So, dito sa particular model na to, gusto kong magkaroon ng gap. Ito, between these two seating. Okay? So, ito. So, itong mag-a-adjust. Itong nasa dulo. So, I'll just hover my mouse or padaan ko lang yung mouse ko dito. Yan. Kung mapapansin nyo, okay, let's focus muna dito sa mga circle, sa mga corners. Ayan, sa mga corners ng entity. Bale, pwede nyo siyang gamitin as reference. Okay. Or pwede nyo rin gamitin as reference itong midpoint. Ayan, automatic siya. May makikita kayong midpoint in group. Pero dahil gusto kong magkaroon ng gap between these two settings, okay, sorry, I'll just choose this as a reference, itong nasa dulo. Okay? Then, I'll just left-click, use this left-click. Okay, left-click, move. Okay, so, dahil yan, gusto kong magkaroon ng gap, then, ayan, kung mapapansin nyo, may lilitaw na on green axis. Okay, dito magpa-play ulit yung role ng mga axis, okay? So, pag yan, pag may dash na green line, that only means na minove mo yung entity mo along the green axis. Okay, let's try. Kung gusto ko naman, i-move along the red axis. Ayan. So, ayan, di ba? Lilitaw naman yung dash na red. So, pag sa blue axis, ayan. Okay. Pero kung gusto ko lang siya, i-move kung saan-saan. Ayan. Makikita nyo, black naman, di ba? So, para mas guided and mas aligned, mas prefer na mag-move along the axis. Okay? So, yan. Gusto ko nga malayo, magkaroon ng gap. So, ayan. Okay? Mayroon ng gap. Okay? To know yung distance ng gap, let's look dito sa lower corner. Meron nakalagay distance, diba? Distance 1m. That only means yung pagitan na yan is 1 meter. Okay? For me, masyado siyang malayo. Gusto ko sana one tile apart lang or 0.3 meters. Okay? So, to have a distance in particular or magagap na in particular yung measurement, I'll just type the measurement. Okay? 0.3. One tile apart na sila, 0.3. Pero gusto ko pa siyang mas malayo pa eh. How about gawin natin dalawang tiles yung pagitan? So, 0.3 plus 0.3 is 0.6 meters. Okay, di ba? So, yan. I'll just type again yung distance, 0.6. Then, enter. Ayan. Automatic, 0.6 na yung distance sila. So, okay, parang mas maganda pala pag magkatabi pa rin sila. Okay, so I'll just hover again and use this as my reference point, yung end point ng group na to. Ayan, hindi pa siya dikit. Ayan, di ba? Dikit na siya. Dikit sila from corner to corner, na move ko ulit from the initial na location niya. So, yan. That's it. Ayun yung move tool. Paano gumalaw, paano mo i-move yung entity na yun. Pero yung move tool pala, sorry for that, yung move tool, hindi lang dun siya ginagamit to move. So, okay? So, ginagamit din siya to copy an entity. Okay? So, sa copy, bale, may utilize or gagamitin ulit natin yung move tool. Okay, so I'll just press yung letter M sa keyboard. Then, dito sa model natin, gusto kong gamitin ulit itong furniture na to. And gusto kong magka-copy sa tabi niya.
So, ayan, nakita niyo may from point na. So, ini-hover ko yung mouse ko. Ayan, ganyan, parang nag-auto-select ulit siya, di ba? So, ayan, gamitin ko tong endpoint na to as reference. So, ito na. To copy, take note of this. We'll just press and hold yung control sa keyboard natin. Then, kung mapapansin nyo, may plus. May plus na dun sa move icon natin, sa cursor. Then, sabi ko nga, gusto ko magkaroon ng copy sa tabi. So, I'll just left-click once. Then, yan. Yan, nagkaroon na ng copy sa tabi mismo. Endpoint to endpoint, magkadikit sila. So, ayan, to lock. So, i-alis na natin, i-release na natin yung pagkapindot natin sa control. Then, left-click once. Yan, di ba? May copy na. Pero, parang gusto ko dalawa yung copy sa tabi eh. So, I'll just type in X2. Okay? Pansinin nyo dito sa lower corner, sa distance, I'll type X2. Diba? Ayan, dalawa na yung copy. Diba? So, gusto kong gawing tatlo. X3. Tatlo na siya. Okay? So, okay. So, ngayon, gusto ko namang magkaroon ng stack pataas. Itong furniture na tong yellow green na to. Okay? So, I'll just hover my mouse. Then, I use this ito, midpoint in group. Automatic yan, lalabas yan. Parang magpipick dun sa gitna nung entity or nung model nyo. Okay? So, we'll just press this again, yung control. Okay. Yan. Then, pataas. Kung makikita nyo, pataas ko siya kinakopy kasi may blue na dash line. Okay? So, I'll just release yung control. Pagka-press ko sa control, then, left-click once. Then, ayan, may copy na. Pero, gusto ko ulit times 4. Okay? Gusto kong apat na copy ng copy. So, I'll just type X4, then enter. Yan, may copy ka na na apat. So, that's it for copy. Okay, so, another thing. Magagamit niyo ulit yung move tool sa susunod, which is yung pag-rotate ng entity sa model. So, ayan. Let's go back ulit dun sa previous na number of CD. Okay, so I'll just press yung Ctrl Z to undo everything. Yan, balik tayo. So, okay, sa rotate na tayo. So, dun na tayo sa second option ng pag-rotate ng object. So, gagamitin na natin yung mismong rotate tool. So, dito sa taas, katabi lang siya ng move tool. Ayan, ayan yung icon niya. Or, sa keyboard natin, may shortcut siya. Hindi siya letter R. Kasi pag letter R, rectangle na siya eh. So, ayun, mamaya discuss natin siya. Bale, yung shortcut niya sa keyboard natin ay ang letter Q. Okay, letter Q ha, take note. I'll just press letter Q. Yan, so nagbago na yung cursor ko. Naging rotate icon na siya. So, ayan, ginalaw ko lang siya. Kung makikita nyo, nagkaroon ng compass na kulay blue. Okay, so, dito ulit tayo. Okay, ito, gusto ko ulit siyang i-move. So, ang difference niya, once ko na hinover ko siya, walang red na cross na lumitaw, unlike dun sa move tool. So, kung gusto kong gawing reference itong point na to, i-click ko lang siya, left-click once. So, hindi pa naman siya mag-rotate agad. Kailangan nyo ng reference. Pwede nyo gawing reference itong katapat niya. Ayan, magla-lock siya. So, along the y-axis. I mean, along the z-axis siya. Okay? So, kailangan niya lang ng reference point na isa pa. So, ayan. Okay? Anong mapapansin nyo? Okay?
So, unlike the move tool, using the move tool to rotate, hindi siya nalilimit sa center lang na pwede mong i-rotate yung object. Pwede mong gawing reference ng center ng object. Pwede mong gawing reference ito. Naka-center siya pero sa dulo. Sa dulo ng city, di ba? So, ayan, galaw-galaw ulit. So, gusto kong may angle ulit. I'll just type in the angle. 30. Yan, di ba? So, I'll try to hover it. Yan, hover ko siya. Yan, pag, just ito, just be reminded. Pag color black, pag hindi lumilitaw sa rotate or sa anything, sa rotate, sa pag-move mo, di namilitaw yung colors na red, green, or y-axis. Hindi siya along that axis. Okay, so, iba yung position niya. So, ayun. Okay, take note of that. Yan siya. Okay. So, ayan, hover ko lang. Yan, napansin nyo, dito, naging green naman. Diba? So, ayan, kung gusto kong i-rotate dito sa face na to, tong seat na to, si E, I'll use again as a reference, ito namang gilid, itong corner na to. Ayaw niya mag-lock. So, I'll just use yung shift. Okay, shift. Okay. So, ayan. Okay, I'll just use the midpoint ng side na yun. Then, gusto ko siyang i-rotate sa face na yan. Ayan, diba? Bale, sa gilid. Sa gilid nung seating siya nag-rotate. Unlike pag kulay blue, parang sa taas siya nagro-rotate. Okay? So, remember that. Okay? So, ayun. So, last na tayo sa last tool, which is yung flip. Okay? So, balik ulit tayo sa unang, ano, sa unang configuration, itong seating na to. So, I'll just control Z. Yan. So, sa pag-flip ng entity or ng objects, magpa-play ulit ng key role yung axis natin. So, dito sa current view natin, hindi natin makita yung origin, di ba? Yung origin is kung nandun din, kung nasan din yung tao, di ba? So, I'll just zoom this out para makita natin. Zoom, 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 zoom. There you go. Ayan, di ba? Ayan yung origin natin. Then, ayan, may tao. So, sa lower version ko kasi siya ginawa before. Kaya, ibang tao, hindi si Lauren yung nandyan. So, anyway. So, ayan. So, dito, okay. So, we want to use this sofa, this particular sofa as the example sa pag-flip. So, ayan, select ko siya. Oops, 3 entities pala siya. So, I'll just press yung control. Then, i-move ko siya dito for clearer view lang. Ayan. Okay. So, ayan siya. Okay. So, zoom in ko lang. So, to flip, okay, we need to select these entities. Then, right-click, then flip along. So, let's try yung red direction. No change since yung object natin is along the red direction na the red axis. Okay, how about kung i-click natin yung green? Okay, so, nag-flip siya, okay, along the z-axis. So, ang nangyari, parang nag-rotate siya ng 180, di ba? Ayan. So, balik ulit tayo sa current view niya. So, we'll just press yung Ctrl-Z. Ayan. Ayan yung original niya. So, try naman natin yung blue direction. So, ayan siya. So, nag-rotate ulit siya ng 180 degrees. Sa y-axis or sa blue axis. So,
hindi naman natin makikita yung item ng ganyan, diba? So, control C ulit. So, okay. We're good na. We're good na with this view. So, yan. For demo lang naman yun. So, okay. Balik natin. So, ayan. So, finally, tapos na natin i-discuss yung mga helpful tools on how to manipulate objects. So, marami pa dyan. Marami pang tools eh, bale. Pero, I just discuss yung mga essential or yung mga talagang nagagamit natin sa pag-model. So, ulit-ulit tayo. So, yung una is yung select, okay, spacebar, and icon. Next is yung move, letter M. Okay, sa move, may copy, diba? And rotate, you can use the move tool. Or, to be specific, let's just press yung Q. Yan siya, diba? Then, yun, yung flip. So, flip, if you want to flip the object, ayan, select this, then flip, flip along, then choose among those, diba? So, ayan, so, hopefully, may natutunan kayo dito sa mga tools na to. So, we need to always, 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 always keep this in mind for object manipulation. To know more about 3D Warehouse, which is our next topic, okay, we need to go back sa first na template natin when we open the program. So, ayan, hello, Lauren. So, balik ulit tayo kay Lauren. So, anyway, sa 3D Warehouse, so, if you want to explore yung iba't ibang pre-made or existing na model by different users, you can go sa 3D Warehouse. So, we'll just click this window, then yung 3D Warehouse. So, ayan. So, sa 3D Warehouse, important na naka-sign in ka sa Trimble account mo. Just like SketchUp, pag wala kang Trimble account, hindi mo rin ma-access yung 3D Warehouse. So, ayun, take note of that again, na kailangan mo ng Trimble account pag mag-a-access ka sa 3D Warehouse. Kahit sa lumang version, sa 2017 po, kailangan din naka-sign in ka sa Trimble. Yes. Kasi previously, hindi naman kailangan eh. Kasi nagulat na lang ako nung nag-access ako ng 3D Warehouse ng isang araw, bigla nang nag-require ng Trimble account. So, ayun. Okay. So, to, let's explore this 3D Warehouse. Itong screen niya. So, drag down. So, ayan. Makikita natin yung iba't ibang okay. Mga iba't ibang category ng naka-3D na. So, kung gusto nyo explore, just click it. Ayan. Yung mga naka-feature na model. So, itong nasa baba na to, itong mga to ay iba't ibang company na may account, may particular account sila for 3D model ng mga products nila. Kasi may ibang client na gusto mo nang makita in 3D yung model ng isang product. Kaya itong mga companies nito, gumagawa sila ng 3D model. Okay? So, ayan. The Ceramica Portinari. Okay. So, ayan. May mga category pala siya. Okay. So, hindi ko naintindihan kung anong language ito. So, to go back ulit. Ayan. Ayan. So, ayan. Okay. Again, kung gusto nyo daw matutunan, SketchUp, learn more. Then, itong Extension Warehouse, medyo advanced na siya, so let's not touch this topic. Yeah. Okay, so to search ng mga iba't ibang pre-made na model na ng iba't ibang users, so ito, let's type here dito sa search bar. Okay, so gusto natin may upuan si Loret. Okay, so let's search chair. Okay,
Yan, di ba? Nakita nyo, may mga 3D model na ng chair by different users. So, ito, gawa ni Coco Z, Gaming C, Beckham C. So, kung napansin nyo, may mga yan, number 36K, 1K, 4K. So, dyan din nagdedepende kung gaano kalaki yung file mo or kung gaano rin kadaming polygons nung model. So, kung ayaw nyong mabigat sa model dito sa ano nyo, sa workspace nyo, syempre, mas pipili kayo ng mas lower na number dito. Okay. Pero kung gusto nyo ng mas maganda, pero malaki, sige, it's up to you naman. You can choose anything naman dito. Okay, so, ito. I'll choose this one. Black. Okay. So, pinlik ko to. Then, may lumabas na sa, na pop-up. I'll click yes to load it directly. So, ayan. You can choose where to place it sa model mo. So, ayan siya. So, gusto mong na ibahin yung position, you can just rotate it. Press R. Okay, just like what I've discussed earlier. Move ko down. Ayan, diba? Tapos, gusto natin may kasama naman si Lauren kahit pa paano. So, we can also search sa 3D Warehouse kung meron ba lalaki. So, I'll just type in man. So, ayan. So, ayan. Let's choose this. So, man. Ay, koala eh. Ayan. May man na. Ayan, may kasama na si Loren, di ba? So, sa 3D Warehouse, you can search anything. Anything na may maisip kayo na may posibleng may model. Okay? So, ayun. Pero, take note lang na when using yung mga models, existing model dito sa 3D Warehouse, take note na may original author to. So, hindi mo siya pwedeng angkinin na gawa mo kasi may original author ka or else, pwede kang makasuhan. Diba? As, ayun, pwede kang makasuhan na, you know, as stealing ang intellectual property ng iba. Okay? So, take note of that. So, hello again to our participants. We are now down to our last half. So, pampagising po muna, we have our halftime break. Okay, so we will be posting some icebreakers para ma-exercise po at the same time, ma-relax ang ating mga minds with another topic. So, here's our first icebreaker. If you woke up tomorrow as an animal, what animal would you choose to be and why? Yan, yung mga nasa isip nyo po, pwede nyo pong i-comment. You have 5 seconds. Okay. So, and imitate the sounds of that animal. So, ginawa nyo po ba? Inimitate nyo po ba yung sound? Okay, so nakikita ko dito iba-ibang animals. So, it's very funny na ginawa niyo po yung sounds. Yan. So, next icebreaker. Count the number of times that the letter F appears in the following sentence within 15 seconds. Okay, so we are giving you 15 seconds. You can comment your answer or keep it on your mind. It's okay. Okay, so here is the answer. On average, most people will only spot 3 or 4 of the F's in the sentence. There are actually 6. So, may nakasagot po ba ng tama? Marami naman pong nakasagot ng tama. Yan. So, explanation, the brain tends to skip the word of or perceive it as versus.
The point of this icebreaker is one's perception may not always be correct. Okay, so ganun po pala yun. So our third icebreaker, is the inner shape a real circle? So etong nasa middle, ito po, circle daw po ba siya? Sa perspective niyo po, sa point of view niyo po. Yan. So, circle ba siya? Sa akin? Okay. You can answer po if yes or no, if circle ba siya. So, here is the explanation. Brain functions involve. Here, you are exercising your visual perception and decision-making skills. The visual cortex in your occipital lobe, my gosh, processes visual input from your eyes. Not only is the occipital lobe mainly responsible for virtual reception, it also recognizes of shapes and colors. The problem-solving selective attention and executive functions used in this exercise are handled by the anterior portion of the frontal lobes. Wow, that was so loosely. So, answer, believe it or not, both shapes are perfect circles. Okay, so it is perfect circle. Okay, so guys, here is our second webinar code. Yan, here is our second webinar code. Nagising po ba kayo sa icebreaker o sa ating webinar code? Yan. So, ito po ang ating second webinar code. You can take a photo, screenshot, or you can write it on a piece of paper, whichever, and then you watch out for our last webinar code. So, we're down to our last webinar code. So, okay, back to the topic discussion. You can proceed na po, ma'am, with the discussion. Thank you po. So, ayun, bale, we're done with chapter 3. So, 3 chapters na yung natatapos natin. I hope gising pa yung mga diwa nyo and alive na alive pa din kayo. Kasi yung next chapter natin, ito na. This is it. Ito na yung magiging starting point nyo para maging totoo na yung pag-3D nyo using the program. So, yung next chapter natin is yung how to draw in SketchUp. So, bale dito, matututunan nyo yung mga basic tools na ginagamit on how to draw, which is yung lines. Then, makakadraw din kayo dito using yung mga tools like rectangle tool, the circle tool, and alike. So, ayun. So, I think, let's start na. So, ayan, ito na. This is it. Nandito na tayo sa moment para makapag-draw na tayo at maging posible na yung pag-3D natin using SketchUp. Okay, so ayan, kung mapapansin nyo, may blank template ulit tayo. Okay, so naka-simple meters siya. Okay, so ang first tool na kailangan matutunan sa pag-draw sa SketchUp ay ang line tool. Ang line tool for me, ito yung pinaka-basic and yung pinaka-importante dahil nagiging posible na makapag-drawing ka ng iba't ibang shapes or ng iba't ibang geometry using this tool. Okay? So, to start na yung line tool, okay, makikita nyo siya dito sa taas. Okay, siya itong pencil na icon. Okay, yan, lines. Pero sa keyboard natin, meron siyang shortcut which is yung letter L. So, i-press ko lang yung letter L. Then, ayan. So, from select, naging pencil or naging line tool na yung cursor ko. Okay, to start ng pagdodraw ng line sa SketchUp, sa workspace natin, okay, we need to establish a starting point. So, ayan. Mare, dito ko mag-establish ng starting point. We just need to click and release. Ayan.
Yan, kung mapapansin nyo, may red na line, then merong nakapop up na on red axis. That means na yung line na dinodrawing ko ngayon is along the red axis. Pero pag ginanto ko naman siya, pag ganyan, ibig sabihin yan ay yung line ko na dinodraw ngayon ay along the green axis or sa z-axis natin. Pero pag pataas naman, that simply means na nasa blue axis naman siya or nasa y-axis. Okay, so ayan, mag-create tayo ng line. Ayan. Ayan. Okay. So, meron na tayong line. Ayan. Dahil merong green, kung mapapansin nyo, may green na bilog. Ibig sabihin lang yun, kung gusto nyo i-continue yung line nyo, ayan, may direction siya, napapunta nga siya sa green axis. Pero, once na gusto nyo umalis dun sa tool na yon, simply just press yung escape. Ayan, that's it. Meron na. Okay? Ito pa. Another thing, pag nagdadraw kayo ng line, lalo na sa paggawa ng 3D model nyo, importante palagi na may measurements. Kaya nga, di ba, sa pag-open natin ito, merong simple meter, simple inches. Kasi kailangan meron tayong measurements sa SketchUp para nakascale siya. Okay? Realistic yung sukat. Okay? So, para yung line na to, kasi dito simply dinrag lang natin siya, di ba? So, para magkaroon tayo ng sukat sa line, okay, mag-i-establish ulit ako ng starting point. Okay? Ayan. Kung makikita nyo sa lower right corner nyo, ayan may length. So, ayan, di ba? Nakikita nyo, gumagalaw. Habang gumagalaw yung line ko, mas mahaba yung measurement ko. So, kung gusto nyo ng may definite na sukat, itatype nyo lang siya. Okay. Nuwari, 1.5 meters sukat. So, I type in 1.5, then press enter. Yan, naka 1.5 na siya. Okay? So, kung gusto kong gumawa ng square ng closed polygon, ayan, ipagpapatuloy ko na to, ha. Ayan. Gusto kong gumawa ng square. So, alam naman natin, yung square ay equal yung four sides niya, di ba? So, dahil 1.5 yung nandun sa first line, type natin 1.5 dito sa side na to, then dito 1.5 ulit. Then, ayan. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo, meron dalawang green na bilog. Ibig sabihin nun, nakalock na magiging closed plane na siya yung shape nyo. Okay. So, ayan. Orbit ko lang. So, ayan. That's it. Nakakreate na tayo ng isang square using the line tool. So, again, sabi ko nga, line tool is isa sa pinaka-basic but pinaka-effective at pinaka-mahalagang tool sa pagdodraw sa SketchUp. Okay? So, next naman tayo, which is yung rectangle. So, sa rectangle, okay, usog ko lang to. Sa rectangle naman tayo. So, as we all know, okay, balik tayo sa geometry class natin before, nung high school tayo. Ang rectangle at ang square, pareho siyang may four sides. Ang difference lang nila, so, ang square, just like what I've said earlier, may four equal sides siya, or lahat ng sides niya equal. Pare-pareho yung measurements niya. Pero, yung rectangle, ang difference niya ay yung dalawang sides na parallel or yung magkatapat ay mahaba. Then, yung isa naman, dalawang lines na parallel ay maikli. Okay? So, ayun yung difference nila. Okay. So,
To start na, mag-draw tayo ng rectangle dito sa model natin. We can just go here or click this menu dito sa taas, itong icon na to. Or meron siyang shortcut version dito sa keyboard natin. We can just press yung letter R. Then, ayan. So, yung cursor natin, kung mapapansin nyo, may pencil, then merong rectangle na maliit sa tabi. Okay. So, just like sa pag-draw ng line, kailangan natin may starting point sa pag-draw ng rectangle. So, kung ito, I decided na dito mag-start yung rectangle ko. Ayan. So, ayan, kung mapapansin nyo, may blue, tapos nagdo-draw na ako ng rectangle. So, para malak at magkaroon na ng plane, okay, click lang ulit natin. Click and release. Then, ayan, may rectangle na tayo. Okay? But, ang problema dito sa rectangle na to, sabi ko nga, pag gagawa tayo ng model, kailangan meron tayong exact measurements para maging skilled and maging makatotohanan talaga yung model natin. Okay? So, ayan, kung gusto kong mag-draw ng rectangle na nasa 1.5 by 3. Okay? So, ayan, mag-start na lang ulit ako ng starting point ng rectangle natin na bago. Okay? So, click and release. May starting point na tayo. Ayan. So, kung titingnan nyo yung lower right corner natin, may dimensions. So, ayan, itong rectangle na to, ang current measurement niya is 1.02 meters by 1.19 meters. Pero ang gusto ko kasi is 1.5 meters by 3, di ba? So, let's just type in yung measurements. Okay? No need na ipunta natin yung cursor natin dito sa dimensions. Ita-type lang natin siya. So, let's type 1.5 comma by 3. Then, ayan. So, ayan. Ayan na siya. So, ayan yung 1.5 by 3 meters natin na rectangle. Okay? To verify, kung gusto nyo i-verify, let's use yung tape measure tool. So, okay? Yung tape measure tool naman, ito siya sa taas. Itong my tape measure. Okay? So, press natin siya. Sige, click natin. Okay, 1.5 nga ba to? Okay, 1.5 siya. Then, itong side naman na mahaba, okay, 3 meters siya. Okay? So, ayan yung rectangle tool natin. Okay, sige, isa pa. Let's try another example. So, gusto ko naman 0.15 by 0.3 tile size siya. Sige. 0.15, type ko lang ulit. By 0.3, kahit wala ng 0, okay lang. Dun sa before nung point, ng decimal point, I mean. Ayan, diba? Pero gusto ko yung i-orient siya. Gusto ko yung shorter side, nandun sa longer side, then yung longer side, dun sa shorter side. So, ah, medyo malabo, diba? So, type lang natin. Baliktarin lang natin yung measurements natin. Type ulit natin, 0.3, 0.15, binaliktad lang natin. Ayan, diba? Nagbago na yung orientation. Okay, so, that's it. Ayan na yung rectangle tool, which is, ayun, pretty like ng line tool is important and gamit na gamit din sa pagmamodel natin. Okay, so, next, sa circle naman tayo. Okay, so, dito naman tayo sa tabi. Okay, to begin with circle, okay, so punta lang tayo dito sa taas. Okay, kung mapapansin nyo dito, naka-rectangle siya, di ba? Click natin itong drop-down. Okay, nakita nyo, yun, di ba, circle. So, i-click ko lang siya. Ayan, you can draw a circle na. Okay,
So, instead na naging rectangle yung katabi ng pencil, circle naman siya. Or sa keyboard natin, balik ko na sa select. Ang shortcut niya is letter C. So, press ko yung C. Then, there you go. Pwede ka na mag-drawing ng circle. So, ayan. Just like the previous two na tools, nag-establish tayo ng starting point. Okay, ayan. May circle na tayo. Okay? Pero, ang difference niya, tingnan nyo, pag zinom ko, hindi siya perfect na circle. Okay? Take note nyo na si SketchUp, hindi siya nagdodraw ng perfect circle, na smooth yung sides. Kasi kung mapapansin siya, mapapansin nyo, yung circle is made up ng several straight na segments. Parang, ang nangyayari ay made up siya ng, ay, that means na yung circle natin parang polygon siya eh, di ba? Kasi hindi siya curve. Okay, straight siya tapos maraming sides. Okay? Then, next. Okay. So, balik ulit tayo. Sabi ko nga, sa pagdodraw sa SketchUp, kailangan naka-scale or may measurements tayo, di ba? So, punta ulit ako sa circle. Then, ayan. Kung gusto ko ng circle na may diameter na 1 meter, ang itatype nyo lang is 0.5 meters kasi yung measurements niya from the center, nagdodraw yung circle, so radius yung nakukuhang measurements. So, itatype ko lang yung 0.5. Then, ayan, meron na tayong 1 meter diameter na circle. Okay. So, kung gusto niyo namang mag-draw ng polygon, pwede rin using circle. Okay. So, ayan. Bago nyo i-click yung left click button ng mouse nyo, pwede nyo i-type yung sides na desire nyo para makakreate kayo ng polygon. So, kung ako, gusto kong mag-draw ng octagon, which is may 8 sides. Type ko lang yung letter, ay, rather, i-type ko lang yung number 8. Yan. Kung makikita nyo siya sa lower right corner nyo, may 8. So, press ko si enter. Then, ayan. Yung, kung napansin nyo, hindi circle yung blue, di ba? Naging octagon siya. So, starting point ulit. Then, ayan. Meron na tayong octagon. Okay? Kung gusto nyo yung magkaroon ng specific na radius or diameter, yung octagon nyo, okay, for instance, 1 meter diameter, so yung radius ko is 0.5, which is kalahati ng 1 meter. Katype ko lang siya. Then, yan, meron na tayong polygon. So, that's it. Ayon yung circle tool. Okay, so for the next tool, punta na ulit tayo dito sa gilid. Okay, so ito na. So alam na natin kung paano mag-start ng plane or ng 2D, di ba? Yung madin-drawing nating shapes na yan, naka-plane siya or naka-2D siya. Para maging 3D siya, this next tool is the key. Okay, ito yung pinaka-importante na tool na ginagamit para maging 3D yung isang 2D na shape. So, ito ang push-pull tool. Okay, ang push-pull tool, dito sa taas, ito siya, katabi siya ng circle, ito. Okay, push-pull face entities to sculpt 3D models. So, ayun na, yun yung keyword, di ba? 3D models. Ito yung ginagamit na tool. Okay, to start. So, ayan. So, balik tayo. Punta ulit tayo dun sa mga previous na ginawa natin. So, I'll just press, pinress ko to, itong pan, E. Ayan. So, zoom out ko lang. Then, ayan. Diba? So, para maging 3D tong 2D na dinrawing natin kanina using the line tool. Okay, orbit ko lang para mas maganda yung view.
Okay? Treat lang natin to. P sa keyboard natin, which is yung shortcut nga sa keyboard. So, ayan. Select natin, ayan. Kung nakita nyo, na-select yung face na yan, yung plane na yan. Then, i-extrude natin siya pataas. Extrude means, click nyo. Click and release. Then, ayan. So, pansinin nyo dun sa distance ulit, sa lower right corner natin, itong current na height daw ng in-extrude natin using push-pull ay 2.25. So, kung okay na tayo dyan, I'll just click again, click and release, click once, yan. Yan, there you go. Yung kanina na 2D plane natin ay naging 3D na. So, once again, bakit nga ba nagiging 3D yung isang object? Dahil present ang Y. Ito, Y. Ang X. Then, ang Z. May width, may depth, and may length siya. Okay? So, dito naman, try ulit natin. Dito sa portion na to. Okay, kung itong particular plane naman na to, gusto ko siyang i-push-pull ng 2 meters. Okay? So, click niyo ulit tong face na to. Click and release. Then, ayan. Then, itatype ko yung distance na gusto ko, which is 2 meters. Yan, 2 meters na siya. So, kung meron kayong trust issues sa SketchUp, so, sige, verify natin. Let's use this tong tape measure tool. So, there you go. 2 meters siya. Okay. So, next. Itong particular rectangle na to. Ang gusto ko naman ay kapantay siya nitong ng height nitong entity na to. Okay. Kasi nalimutan ko na yung height. So, ang gagawin natin, ito, isang strategy. So, click ko ulit, click and release. Then, ipunta natin tong push-pull na cursor natin dito, ilock natin. So, ayan, di ba? Automatic palagi, kung napansin nyo, pag may green na dot na lumabas, ibig sabihin nakalock yon or nakapantay yung plane na yon or yung line na yon just like kanina. So, okay na ako dyan. Magka-height sila. I'll just click and release again. So, that's it. Diba? Magka-pantay sila. So, next. Okay, ito naman. Sige, sample ulit. Diba? Ayan. Ayan, diba? Gusto ko magkapantay sila. So, itong particular circle na to, gusto ko magkaparehas ulit sila ng height. Pwede kong hindi na siya dalin doon, yung katulad ng ginawa ko dito, ipapantay ko doon. I-double click nyo lang itong face na to. Ayan, diba? Magkapantay na sila. Parehas na sila ng height. Okay, may trust issues ulit. Tape measure. Sige, tingnan natin. Okay, 2.25. Ito. 2.25. So, that's it. Itong push-pull na to, siya ang pinaka, okay, pinaka basic or ang pinaka ginagamit na tool para ma-extrude, para maging 3D yung 2D plane mo. So, let's always remember this sa pag-sketchup. Okay? So, ayun. So, sa next topic na tayo. So, ayan. So, okay na siya. I'll just open a new template. Hindi ko siya isa-save. Then, ayan. Ayan ulit si Loren. So, bagong template ulit tayo for our next discussion. Okay? So, ang next topic natin is yung offset. So, yung offset, mas madali siyang ma-explain kung ide-demo.
So, ayun. So, idedemo ko siya sa inyo. Kasi yung offset, ginagamit ko siya sa paggawa ng model ng bahay. Usually, sa walls, sa exterior walls. Okay, so, yung idedemo ko ngayon ay brief lang naman kung paano ko gumagawa ng walls ng bahay. Okay, so pag gumagawa ako ng bahay or ng plan, syempre, kailangan naka-top view tayo and naka-2D. Okay, so, click ko tong parallel projection, then standard view stop, katulad nung kanina natin na discussion sa camera views. So, ayan, naka-2D na siya. So, zoom out ko lang, then pan. Yan. So, ipapress ko yung rectangle para makakreate ako ng walls. Magiging walls ng bahay ko. So, rectangle. Press ko yung R. Yan. Tapos, ito yung starting point ko dito para malapit kay Laura. Ayan. Ang gusto kong sukat ng bahay ko, ang plano ng bahay ko, rather, ay 5 by 6 meters. So, itatype ko lang siya, tulad ng discussion natin sa rectangle, 5,6, then enter. So, ayan siya. So, ito yung 5, then ito yung 6. So, sa offset na tayo. Ang offset tool ay ginagamit sa paggawa ng walls, sa pag-model ng bahay. Okay? So, ito siya. Sa taas, sa mga menus, ito siya. Offset. Offset selected edges in a plane. Or, may shortcut siya sa keyboard natin, which is yung letter F. So, ipapress ko yung letter F, then, ayan siya. Bale, parang select siya, pero meron nung icon na parang arko, eh, no? May black, then may red. So, ito, to create yung exterior walls ng magiging bahay ko. So, i-hover ko yung mouse ko dito. Ayan, kung mapapansin nyo, habang ginagalaw ko yung cursor ng mouse ko, merong red. So, ayan, dyan tayo magbabase kung saan mag-offset yung kung saan tayo mag-offset other. Okay? So, pag kinlip ko to, click and release, then, so, anong nakita nyo? Meron siyang nireplicate na rectangle ulit sa loob niya within that shape na dinrawing ko na 5x6. Okay? Pero, pag nilabas ko siya, ayan, pwede din. Kaso, mag-iiba na yung shape. Kasi, ang mangyayari, pag ganito yung setup, yung nasa labas na, ito, yung nag-a-adjust, ayun na, yung magiging sukat na plano ko. Yun na yung mas malaki. Pero, yun nga, sabi ko, 5x6 yung plan ko. So, ayan. So, sa pag-create ng wall, itatype ko lang yung distance or yung thickness ng wall. Usually, pag exterior wall, nasa 0.2 siya, 0.2 meters. So, itatype ko, 0.2, then that's it. Ayan na, naka 0.2 na siya. Okay? Tapos, syempre, itong current view natin, naka 2D siya, di ba? Kasi naka parallel, then naka top view. Okay? Para maging 3D siya, so, kanina, anong gagamitin natin? Gagamitin natin ay yung push-pull na tool. Okay, so, palitan lang natin ulit yung views. I-orbit ko lang. Ayan. So, distorted ulit. Napansin nyo. Kaya ang ginagawa ko pag ganyan, i-change ko lang yung camera view ko ng perspective. Ayan. Okay. So, para mag-create tayo ng wall ng bahay, okay, I'll just press ulit yung push-pull na shortcut sa keyboard, which is P. Then, ayan, di ba? Tapos, i-hover ko yung mouse ko dito sa outer na rectangle para siya lang yung mag-extrude para
magkaroon ng height yung wall natin. Okay? So, yan. Inlip ko siya, then, ayan. Unti-unti nang tumataas, nagkakaroon na tayo ng wall. Okay? So, take note ulit, dapat may measurement, may taas yung wall mo. So, gusto ko 3 meters yung taas ng wall ko. Yan, 3 meters na siya. So, when in doubt, okay, take measure ulit. Okay? Yan, 3 meters yung height ng wall ng bahay ko, ng plano ko. Okay. Next, dito naman tayo sa tape measure tool. So, yung tape measure tool, katulad ng pag-demo ko sa inyo kanina, pwede siyang gamitin as sa pagsusukat mo sa plano, ganyan. Pero, pwede mo rin siyang gawin as guideline. Okay? So, yung last tool, yung basic tool na i-discuss ko on how to draw in SketchUp ay ang protractor tool. So, just like yung previous na diniscuss ko, yung tape measure tool, ginagamit natin yung protractor to set a guideline. Okay? Ang difference lang nung guideline na ginagamit natin for protractor ay naka-angle siya. Okay? So, dito sa taas, wala dyan sa mga icons na yan yung rectangle. Kasi ito, protractor. Ito kasi, mukhang protractor nung una, nalilito talaga ako before. Ayan, pag in-over siya, rotate siya, diba? So, ayan. So, ito, makikita niyo siya sa tools. Okay? Click niyo yung tools, then, to drop down protractor, then click ulit, then, ayan. Kung mapapansin nyo, yun nga, kaya nakakalito sila ni Rotate. Si Rotate, may ganyan din, di ba? May protractor din siya. Kaso, ang difference lang nila ay si Rotate ay ginagamit for object manipulation. Okay? Si protractor, inagamit siya as a guideline. Okay? So, para magkaroon tayo ng angle na guideline, okay, click release lang natin. Then, ayan. Kung gusto nyo maging reference ng angle nyo, yung red axis, makikita nyo siya. Ayan, may red. Pero, kung gusto nyo itong green, ayan, green naman, di ba? Pero, dito muna tayo sa basic. Dito tayo sa red axis mag-base. Okay, so, yan, i-click release ulit. Click natin ng isa, left click. Then, ayan, di ba? May nakita na kayong guidelines. So, yun, take a look at dun sa lower right corner natin, angle. Ayan, nag-iiba kasi ginagalaw-galaw ko yung mouse natin. Pero, ayan, yan, 90 degrees, nag-lock siya sa green axis. Okay? Ayan, nakita nyo, gumagalaw siya, di ba? Yung angle. Ayan. Pag gusto ko agad na may specific angle na guideline, okay, just like yung mga previews, itatype lang natin yung desired angle natin. So, kung gusto natin 45 degrees, type lang natin 45, then press enter, then there you go, meron na tayong 45 degrees. Okay? So, pwede natin siyang i-align, ganyan. Okay. Yan, naka-45 siya. Drawing lang tayo ng kung ano. Okay. Sabihin natin 5, 3 meters. 3, along the green axis. Okay. Yan, may closed. Yan, orbit ko lang. Meron na tayong closed na polygon. Okay. Closed na shape. Tapos, ito, naka-angle na 45 degrees. Okay. So, ayan. So, that's it. Hopefully, dito sa how to draw,
naalala nyo pa yung mga topics na diniscuss natin or yung mga helpful tools, okay? So, balikan lang ulit natin, okay? Yung una kong diniscuss ay yung line tool. So, yung line tool, ano nga siya ulit dito sa taas? Ito siya, si pencil. Or may shortcut siya na letter L, okay? Next is si rectangle naman. So, andito siya, ito siya, okay? Or sa may shortcut siya na letter R, okay? Next is yung circle. Yung circle, makikita natin siya dito. Or may shortcut siya na letter C, okay? Next is si push-pull, okay? Ayan, push-pull, ang ginagawa niya, yan, yung 2D na shape natin na yan, pwedeng gawing 3D pag in-extrude or in-lick ko, then dinrag ko pataas, then ayan, 3D na siya. So, powerful tool siya kasi ginagawa niya yung 2D model natin, 2D plane into a 3D model, 3D entity. Okay? So, next is doon tayo sa may offset. Okay? Si offset naman, okay? Ito siya. Okay? Ayan siya. So, press natin siya. Then, ayan, kung gusto natin magkaroon ng rectangle sa loob, ayan. Ayan, that's it. Meron na, diba? So, sa tape measure naman, for guidelines, una natin is si tape measure. So, ito siya sa mga icons na yan. So, para malaman natin yung sukat nito, i-click natin siya dito sa endpoint na to. Then, itong sa endpoint na to. Then, ayan, nalaman na natin yung sukat. Then, yung last is yung protractor, which is yung dito siya makikita sa tools. Then, protractor. Then, ayan. Set a reference kung saan manggagaling yung angle. Then, type your desired angle. Then, ayan. Nakita nyo, merong angle. So, that's it. Ayan yung ginagamit na mga tools. Pero, parang may missing pa tayo. Okay? So, may mga instance na gusto nyong i-delete tong mga to, tong mga guidelines na to. Parang nakakalito kasi siya, di ba? Pampagulo siya sa drawing. Okay? Pwede nyong i-press or i-click itong eraser tool. Ayan. Or may shortcut siya sa keyboard natin na letter E. So, click natin yung E. Then, ayan. Ayan, di ba? Na-erase yung mga guidelines. Pero, gusto kong i-erase itong model na ginawa ko na to. So, ayan. Pwede nyong ganyan. Naka-drag siya. Bale, naka-hold yung left click ko. Ayan. Diba? So, ayan. So, I think wala na akong na-miss out. So, yun. So, hopefully, maalala nyo yung mga tools na to kasi yun, sila yung basic pero powerful na tools na magiging na pwedeng gawing realidad yung 3D nyo. Okay? So, doon na tayo. So, last na tayo. Nasa last portion na tayo ng ating webinar, which is yung pag-demo ko kung paano ko naggagawa ng 3D model. Okay? So, ayan, malapit nang matapos itong webinar natin kasi nasa last chapter na tayo. So, yung last chapter is yung demonstration or yung application. So, for this one, i-share ko sa inyo yung 4 simple tips on how to work sa SketchUp ng more efficient or ng mas effective. Then, yung last, I will show you guys a short demo kung paano ako gumagawa ng model sa SketchUp. So simple model lang siya. So, to discover that, so let's begin na.
Okay, so to start the last chapter of our webinar, I will be discussing to you guys the four simple tips on how to work on SketchUp more efficient or more effectively. So, ito. So, first, before proceeding with the program, first thing you have to do is i-sketch nyo or i-draft yung object na gusto nyong 3D. Bakit? Dahil para magkaroon kayo agad ng idea kung ano ba yung itsura ng iti-3D nyo, para sa ganun, makatipid kayo sa oras. For me, ito yung una kong ginagawa. Ini-sketch ko muna. Okay, so ito sa next slide. Bale, ito yung sketch ko ng study table na gagawin ko rin mamaya as for our short demo. So, kung mapapansin nyo sa sketch or draft, hindi naman kailangan na perfect yung drawing nyo. Ang importante ay madraw nyo yung object na iti-3D nyo, and second thing ay dapat may measurement siya. So, ayan, kung makikita nyo, may mga measurements dyan, diba? Okay, so dito sa draft na ginawa ko, ang una kong drawing ay yung plan or yung top view muna. So, kung mapapansin nyo, ayan, nakadraw yung taas ng table, yung table top. Then, makikita nyo, may mga hidden line. So, sa isang table, syempre, hindi lang naman table top. Kailangan merong legs. Okay, so, ayan siya. Tapos, pwede nyo rin lagyan yung specs ng gagamitin yung material. So, for this, ang gagamitin daw ay plywood tabletop in laminate finish with 1x1 steel legs. Then, after ko sa plan, yan, ginawa ko na yung front view, side view, rear or back view in 2D siya. So, tapos dito sa baba, nag-sketch lang ako ng 3D kung anong gusto kong itsura niya. So, kung paano ko siya na-visualize sa utak ko. So, ayan, ganyan ako gumawa ng draft or ng sketch. Yun, I can also show you na, ayan, meron ding kulay para alam ko din kung anong material yung pwede kong i-apply sa model ko. So, ayan. So, next. So, ito, itong particular book na to, I also wanted to share it to you kasi helpful siya para malaman nyo kung ano ba yung mga sukat sa iba't ibang furnitures, sa anthropometrics, sa sukat ng tao. Yan, so itong book na to, I highly recommend this na basahin nyo or magkaroon kayo ng copy if gusto nyo talagang mas madalian kayo sa pag-design nyo ng 3D models in terms of furnitures or sa bahay. Ganyan. So, okay, so second thing na before proceeding with the program, have a measuring tool. Dapat daw ay may pansukat kayo. So, ako, ayan, meron akong tape measure or yung metro. So, ayan yung ginagamit ko. Bale, yung kaya niya lang sukatin ay nasa 3 meters or 10 feet. Pero may mas mahaba pa doon. So, para sa akin, okay na yung ganito. Compact lang. Naliit lang kasi. Handy din naman siya. Okay, so, ayan. Kung bubuksan nyo yung metro, makikita nyo ito. So, yung nasa taas na system, ayan yung English or yung imperial system, yung mga inches. Tapos, itong sa baba, ayan na yung metric system. So, most likely, itong 2, 3, 4 hanggang 10, in centimeters siya. So, para gawin niyo siyang meters, kailangan niyo pa siyang i-convert. So, kunwari, itong 4 centimeters, gusto ko siyang gawing in meters, itatimes ko lang siya sa 0.01. So, 4 times 0.01 is equal to 0.04. Okay, so, ayun. So, ito, next is, yung third na simple tip na i-share ko is
Ito, think of your objects, elements, or components when you are drawing your objects. So, medyo mahaba yan, pero isipin nyo na lang how you will build your model from zero, from scratch. Siyempre, by assembly of its element. So, remember na lahat ng component, lahat ng 3D model natin, it consists of elements. Okay? So, for instance, di ba, ang table, katulad dun sa in-sketch ko kanina, para matawag siyang table, dapat meron siyang table top and meron siyang legs. Di ba? So, another example, ito. Para maging Voltes 5, maging robot, di ba siya? Ang ginagawa is, ayan, let's vault in daw. So, may limang components siya. Tapos, after nila yan, sabihin nila, let's vault in. Yan, konti-konti, magta-transform ng robot. Tapos, ayan, yan na si Voltes 5. Diba? So, ganyan lang siya. So, yan. So, yung last na i-share ko sa inyo na tip is, widen your imagination. So, sa SketchUp, sky's the limit. So, anything goes naman with SketchUp. Kung anong gusto nyong gawin sa model nyo, kung anong gusto nyong i-3D, pwede nyong gawin sa kanya as long as yung capacity ng program kaya niya. Kaya nung iniisip nyo na model. Tapos, ayan. So, syempre, you need to enjoy the process. Masayang mag-3D kasi makikita nyo in actual siya. Pwede nyo i-visualize yung 2D nyo na model into 3D. And most possibly, pwede nyo rin siyang makita in reality, in person. Kasi pwede nyo i-3D yan. For instance, table. Gusto nyo munang mag-design ng table. Ayan, gagawa nyo ng 3D sa SketchUp. Then, most probably, pwede niyo siyang ipagawa by sending it to a designer, to an industrial designer, to a furniture maker, and that's it, diba? So, this medium, pwede niyo talagang gawin siya into reality, yung mga models na gagawin niyo. Okay, so, without further ado, let's now proceed with my short demo lang naman. Using the program, kung paano ko gumawa ng 3D model. So, let's exit dito sa PowerPoint, then, ayan. So, bali dito, ang gagamitin ko for this demo ay yung SketchUp Pro 2017, yung may license ako. So, ayan yung splash screen niya. So, same lang. Kung gusto niyo ng template, ito yung template, ayan, nakaset na siya into simple template meters. So, gusto ko lang na ipakita sa inyo na yung SketchUp 2017, kasi sabi ko nga nung una, hindi naman ganun ka-drastic yung changes niya compared, kung i-compare ko siya sa SketchUp 2020, okay? So, ayan, let's wait for our interface to fully open. Okay. Let's wait for it. Yan. So, ayan, kung nakita nyo, hindi babae yung tao dito, lalaki. So, ganyan pa rin yung itsura, di ba? May sky, then ito yung horizon line natin, then ito yung ground. Imbes na color gray is color green siya. So, ayan yung interface ng SketchUp. So, kung makikita nyo rin, dito sa taas, nadagdag yung camera views ko. So, para sa akin, useful to na nandito sa labas. At least, hindi ko na kailangan pumunta pa dito. Camera, then standard views, ganyan. Pupunta na lang ako dito para ma-access ko to yung for orthographic views or dun sa pag-control ko sa 3D, pagka 3D nung view ng object ko. So, ayan, bali itong nandito sa labas na to ay yung standard views lang. Diba? Ayan, so yung top, bottom, front, back, left, right, and ISO, yan. Yan lang yung nandyan. So, kung gusto nyo rin nakalabas yan, kung you think that would make your life easier then, you can just right-click here. Then, ayan, yung views ko nakatik. So, click lang yan. So,
i-unmute ko. Uncheck ko, then yan, nawala siya, di ba? I-check ko ulit, then ayan siya. Then next, itong default tray ko din, nakalabas siya. So, useful din siya kasi may mga iba't ibang gamit din dito na madali, most likely itong materials, lalo na to, mas madali ko siyang ma-access pag nakalabas itong default tray. So, mamaya, gagamitin natin itong materials, i-discuss ko siya. So, para lumabas din to, so, X ko muna itong default tray. Okay, yan, di ba, nawala. So, para lumitaw ulit siya dyan, just go here sa window, then default tray, then show tray, then that's it. Nandiyan na siya. So, ayan. Yan yung mga components niya. Medyo konting advanced siya, kaya pwede niyo siyang i-explore once na okay na kayo sa basic. So, ayan. So, let's start na with my short demo ng pag-3D. Using the sketch I showed you earlier. So, to start with my demo, okay, so I just have to make sure na malapit sa akin yung sketch ko na ginawa kanina. Then, I hope na meron din kayong copy nito for reference. Then, next thing, balik na tayo dito sa program. Hahanap lang ako ng magandang view to start my drawing. So, orbit, then zoom ko ng onte. Then, ayan. So, ayun, I need to remind you before ko simulan itong pagmumodel is yung third na tip na sinabi ko kanina. So, again, a 3D model is composed of elements. So, kagaya rin ng in-example ko kanina, ang table, matatawag siyang table pag meron siyang tabletop and yung legs. So, sa paggawa natin ng SketchUp, these elements, kailangan isa-isahin natin siyang gawin para mas madali. Okay? Pati para systematic yung paggawa natin. Okay? So, first thing na gagawin ko ay yung tabletop. So, dun sa drawing natin, yung tabletop, may 1.45, then meron 0.025, 1 inch. So, ayan, idodraw ko muna yung plan or yung top view, which is my measurement na 1.2 by 0.52, then enter, then ayan siya. So, next thing, so yung tabletop nga natin is composed ng dalawang measurement yung nandito, pero pag inad natin siya, equivalent siya 2.17 meters. So, ang gagawin ko, i-extrude ko siya using yung push-pull tool. So, just press yung P. Then, ayan. Then, I'll just type yung 0.17. Then, ayan. Meron na tayong tabletop. So, i-detail na natin siya. So, para ma-define yung 0.025, yung 1 inch mismo na top ng table natin. So, ayan. Sinelect ko yung line, then control, then left click, then ayan, para may copy. So, I'll just type in yung measurement, which is yung 0.025, then that's it. Ayan, meron ng 0.025. So, kung i-refer natin dun sa front view, sa side view, sa rear back na view natin, ayan, bali itong harap, nakausog siya ng 0.02, nakapabalik. So, most especially dun, obvious siya dun sa side view. Makikita nyo, di ba? May dimension 0.02. So, push-pull tool, then type in 0.02, then, ayan, meron na. So, balik tayo, nandito pa tayo sa front, then may hati siya sa gitna. Ito, di ba? So, hanapin nyo lang yung midpoint. So, press nyo yung L, yung line. Then, yan, nag-lock siya. May blue, light blue na point. Then, sabi midpoint. Then, just create a line. Okay. So, ayan, nag-lock na siya. Midpoint din sa taas. Then, that's it. Diba? Okay. So, sorry. Just have to undo that.
Then, ayan, di ba, may palibot. Yung tabletop natin mismo na color white sa sketch ko. Palibot yung 0.025. So, connect-connect lang natin. Gawa-gawa lang ng lines. Then, ayan, meron na tayong tabletop. So, next thing, para lagyan ng material. So, dito na magpa-play yung default tray natin. Okay, so, ayan sa default tray. So, ko lang. Sa default tray, ayan, makikita natin tong material. So, sabi ko nga, mahalaga tong default tray para sa akin kasi mas madali kong ma-access yung materials dito. So, ayan. So, yung taas, color white siya. So, pili lang ako dito, drop down ko tong materials na to. So, I'll just choose yung colors name. So, let's see kung may white dito na kulay. So, makikita, ayan. So, there you go. Ayan yung mga choices nyo for colors. Ito, white smoke. I'll choose this. Okay, so nakita nyo medyo nagbago yung kulay. Obvious pag sa taa. Okay. Ayan, ayan. Obvious naman pala. Kala ko hindi siya obvious. Then, ayan. Then, next, yung dito sa may baba, sabi dun sa materials na gagamitin ko, laminate. Pero color, ano siya, parang wood yung color niya. So, why not? Let's choose yung wood. So, ayan. So, ayan yung pwede niyong pagpilian sa wood. So, let's try this tong wood cherry. Okay, ayan, di ba? Parang nagkaroon na ng wood texture. Okay, so, syempre, ilalim. Lagyan natin. So, ayan. So, yung tabletop natin, ayan na, meron na tayong tabletop. So, para gawin siyang group, para hindi yan na seselect ng ganyan. So, iselect niyo lang siya as a whole itong tabletop na to. Then, right click. Then, make group. Then, ayan. Diba? Parang nakalock na siya. Isa na siyang component. Isa na siyang element. So, next thing na gagawin naman natin is yung legs. Okay? So, for the legs. So, ganun din siya sa table. Ganun din yung lakaran. So, gagawin niya rin siya based dito sa sketch na ginawa. So, ang dimension daw ng legs ko, rather ng legs and table natin ay 0.0251 inch kasi 1 inch niya nasa specs. Tapos, yung haba niya is 0.50. So, rectangle tool ulit, then type ko yung dimension 0.025 by undo that, then ayan, 0.025, then enter. So, ayan na siya. So, sabi nga, dun sa specs ko ay 1 inch by 1 inch daw, yung steel legs ko. So, yung kapal na tong nung steel na legs ay 1 inch based dun sa specs na nilagay ko. So, i-push-pull ko lang siya ng 1 inch or 0.025. Then, ayan, meron na tayo nung sa bottom part, diba, nung legs. So, next is yung pa-akyat naman, yung vertical pose mismo, yung legs na talaga. Okay, so, ang gagawin ko, yan, pwedeng rectangle tool, then, type ko lang yung dimension, 0.025, then, ayan, meron na akong square. Meron na akong square. So, yung kabila, copy that, then, ayan. So, next, dun na tayo sa mismong overall height niya is 0.55, eh, may 0.025 ka na. So, let's use our calculator. So, 0.55 daw minus 0.025. So, 0.55
5 to 5 na lang yung iaangat nito, yung i-push-pull natin dito, okay? So, ayan, orbit ko lang. So, push-pull tool, then pataas. Type in the dimension, 0.525, then that's it. Meron na. So, double-click, then ayan, parehas na sila, diba? So, next is yung color naman. Yung color naman niya. Dun sa drawing ko, I want it parang dark gray. So, colors name. So, ayan. So, I think ito maganda siya. So, ayan, wait. Mas tedious pag isa-isang ganito. So, i-select na lang natin. Then, press letter B. Yung shortcut niya sa ng materials for our keyboards and so B, then that's it. So after that, tapos na siya, 'di ba? So hindi mo naman siya agad-agad ilalagay doon. You need to make sure na naka-group siya, okay? So I'll just click itong make group, then ayan. So, dito, pwede na natin siyang ilagay dito. Sige. Lagay na natin sa taas to. So, yan. Just to make sure na yan. Endpoint. Tapos, sabi, may allowance pa na 0.02 from the edge na itong tabletop. Kailangan daw iurong ko itong legs papunta dito. Okay, so press yung letter M for move tool, then type in yung dimension ng igagalaw, which is 0.02, then ayan, meron na. May leg na tayo. Kulang pa ng isa, so i-copy lang natin. So, before copying, sige, pwede tayong gumawa ng guide. So, 0.02 din daw dito. So, copy. So, M. Then, choose an endpoint dito. Dito in particular, kasi 0.02, ididikit siya dun eh. So, ayan. So, control. Then, left click, release. Then, that's it. Copy na siya. So, oops. Ayan, may intersection na. So, yan yung location niya talaga. Then, simply click yung left button ng mouse. Then, ayan. So, erase this guideline. Just press yung letter E. Then, ayan. Meron na tayong table. So, ganyan lang kasimple yung paggawa ng table. So, meron pang iba't ibang steps na pwede kayong gawin sa paggawa niyan. So, I just showed you yung possible na mas madali din for me kung ako gagawin ko yan. So, ayan siya. So, yan na, diba? Yung table nga natin is made up of elements. So, para gawin na natin tong as a whole na isa na hindi yan, na ikiklik nyo pa na isa-isa, ganyan, marami pang entity. So, use the select tool, then i-drag nyo siya. Oops, nawala. Undo. Let's drag this. Then, left click. Then, make group. Then, ayan na siya. So, ayan, pwede nyo nang galaw-galawin. So, ilapit natin siya dito sa tao. So, ayan, may table na tayo, diba? So, if tapos na, and you want to save your file, so, just go here sa file, then save. Then, ayan, choose your location. So, I'll save it as file name as study table. Then, ito, pwede nyo i-save siya sa different versions. So, mas maganda sana kung lower, mga 2013, para mas ma-access pa sa mga lower versions. Okay, so 2013. So, save.
So, ayan, nakasave na siya ng ganyan, di ba? So, to save this naman as an image, itong particular view na to, so, pwede rin siya. So, take note of this. So, go here sa file, then export, then 2D graphic. So, let's wait. So, choose natin location, desktop. So, ayan, you can save this sa different extension for images. So, you can save this as JPEG. Then, ayan, pwede rin pala siyang PDF, bitmap, ayan, PNG. So, ayan, pwede rin siyang AutoCAD. Pero, pag as an image lang talaga, so, let's choose this yung .jpeg. So, ayan. So, then, click yung export. Then, puntahan natin yung desktop. So, ito siya. Na-save siya as an image. So, ayan yung view niya kanina dito sa workspace natin. So, ayan. Na-save as siya as ganyan. As is. Wala lang yung axis. So, that's it. So, syempre, before I close this pala, this chapter, may study table na tayo. Syempre, kailangan din ng desk. Okay, so that particular desk, I will leave it to you guys. So, that will be part of your exercise para maka-earn ng certificate. So, for more info on that, so mamaya i-discuss yon para sa mga iba't iba pang requirements for that. So, I think that's it. So, I will be closing this chapter na. So, okay. So, let's go na and let's have our closing remarks. Okay? So, wait a minute. So, ayun. That's it. That's the end of my presentation for this afternoon's webinar. So, hopefully, you learn something from the basic tools and menus using the program. So, para in the future, you can create na your own 3D model, di ba? So, ayun, if you have further questions, you can email me at my personal account. So, my email address is juenayu@gmail.com. So, small letters lang lahat. Or you can reach me na rin sa Messenger. So, just type in my name. So, ayun. So, that's it. So, once again, I would like to thank you. So, thank everyone for your participation for this afternoon. And also, I would like to thank the DICT team, to Sir J. Archico for inviting me to be the resource person for this webinar. So, first time ko lang maging involved sa isang webinar. So, this will be a memorable one for me. So, ayun. So, that's it. So, stay put lang kayo dyan kasi may mga i-discuss pa na mga further guidelines or reminders pa ang DICT team natin. Okay? So, that's it. That's the end of my part. So, ayun. So, last message. I hope maging okay na lahat. Matapos na tong crisis na nangyayari sa atin. Then, ayun. So, again, thank you ulit. Take care and God bless. Okay. So, see you soon. Sana. Okay. Bye-bye. So, thank you for that discussion, ma'am. That was very detailed and informative. Agree po ba tayong lahat? If agree po tayo, you can put a thumbs up on our comment box. And let's give Ma'am Joanna a round of virtual applause. Palakpakan po natin si Ma'am sa pag-share ng kanyang knowledge about SketchUp. Yan. So, just a few reminders again. Digital certificates will then be provided to those who have attended the full duration of webinar, answered the post-evaluation form, passed the quiz, and submitted the webinar output. The passing score of at least 70% of total percentage points is required for you to secure your certificate.
Presentation slides, Lynn, will be sent via email to those who filled out our evaluation form. Okay, so it is very important to input valid and active email address when filling out the post-evaluation form, since this same email will be used to send you your certificates and to send you the presentation slides. Post-evaluation link. So here is our post-evaluation form link. So you can take a photo or a screenshot of our link. Yan. So dito nyo po isa-submit yung requirement and also yung mga webinar codes. Kailangan nyo po yung webinar codes para ma-access po ito. Yan. So cut-off time natin is 5 PM August 16, 2020. So that's for tomorrow. Again, the cut-off time is tomorrow at 5 PM. Yeah, we are giving you an ample time to complete the requirements. So hopefully lahat po mag-submit and lahat po tayo magkaroon ng certificates. So here's our third webinar code. Again, here's our third webinar code. You can take a photo or screenshot or you can write it on a piece of paper. This code will be used for you to access the post-evaluation form. So we now have the three webinar codes. Yan. So yung mga nakamiss po ng webinar codes, you can replay our video on our YouTube channel for you to go back to the other webinar codes. So I would also like to take this opportunity to promote our Facebook pages. We have the Department of Information and Communications Technology or at the ICT-GovPH. Next, we have Department of Information and Communications Technology, Luzon Cluster 2, at DICT.LC2. Next, we have the ICT Free Wi-Fi for All, Luzon Cluster 2 Facebook page, at FreeWiFiForAll.LC2. Yeah, so in behalf of the ICT LC2 and LC2's Free Wi-Fi team, we would like to extend our deepest gratitude to Ma'am Joanna for sharing your time and knowledge with us here in the ICT LC2 with that very detailed and useful webinar sessions. I know that this webinar will be of great help for both private and public offices and also for students and also for schools. Yeah. Also, to our participants, we really appreciate for taking a few hours of your time to attend our webinar. We will continue to serve and provide webinars for you, so please do like our Facebook pages. As fun and informative it has been, it is time to conclude today's webinar session. We hope to see you on our other future webinars. Stay safe, everyone. Bye po. Bye.